Wik wik. Wak wak. 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 Hello, shout out po sa inyong lahat mga kawaki, no? Nandito po tayo ngayon sa bandang ibabang bahagi ng ating bahay, ano? Ikot-ikot po tayo ngayon dito sa ating mga tanim. Tingnan natin yung ating mga langka, kakao, kuyabano, siyempre mga saging na rin. Yan. Ayun, meron pala doon, no? Meron isang magulang doon, no? Tamang-tama yon. Pukunin natin yan pag pauwi na tayo. Tingnan ko nga kung kaya i-close up. Ano ba yan? Bunga ng ating sa... Ayan! Ayan po siya mga kawaki. Oh. Yan. Close up natin. Ano? Saging po yan mga kawaki-wak. Kunin natin yan pag pauwi na tayo. Kasi mahinog agad yan pag hindi mo kinuha. Ay, pag kinuha mo agad ngayon, mahinog yan. So, yan. Tingnan natin. Pupunta tayo dito. Si Mrs. Makiwak na nandun na siya. Oh. Sa malayo na. Ayan. Yung ating kinya, may bunga. Pero, bubot pa. Ayan o. Oh. Kita mo naman, mga kawakiwak. Mga dalawang buwan pa siguro yan bago maharvest. Mga native na mga pinya lang po yan. Ayan. May mga kumuting kahoy tayo dito. Bansot. Kasi nung maliit pa, binira ng kalabaw yan. Ayan, hindi na tuloy lumaki. Ah, oh! Ah, ganun. Ano ba yan? Eh, tinatawag niya ako. Ano daw yan? Ayan. Ano yun? Ito, tingnan mo ito. Ano kaya? Alin? Dito. Saan? Meron dito. Meron? At tignan natin mga kawaki kung ano itong nakita ni Mrs. Wakiwak. Oo. Ayun eh. Sa puno ng ano. Ng? Ah! Sa puno ng ito? Pinya. Pinya. Ah, itlog. Itlog, mga kawaki. Ano ba yan? Manok ba yan? O ahas? O ano? Ay, hindi. Itlog to ng manok ng kapitbahay natin or itlog ng labuyo. Ayan, no? Kasi dito, malayo-layo na sa mga bahay, mga kawakiwak, no? Medyo malayo na rin to sa bahay namin, no? Kaya dito may mga sa madaling araw may mga tumutulaok dito na mga labuyo dito sa lugar namin na to banda. Mayroon din mga labuyo. So, hindi rin malayo na ito ay itlog ng manok na labuyo. Yung wild tawag doon. Wild manok. Oo. Ngayon, yung mga kapitbahay ko may manok din. Hindi rin natin masabi kung itlog to ng manok nila. Ano? Kasi maliit lang ang itlog eh. Hindi naman siya kalakihan, no? Yun oh. Dito naman dalawang piraso to, mga kawaki. Ayan oh, nandito siya. Tapos nakatago siya dyan. Siguro, hindi muna natin kukunin yan. Tatanong ko doon sa kapitbahay ko kung may manok siya na nangingitlog. Kung yan man ay sa labuyo, padamihin natin bago natin kunin. Kasi pag binawasan mo yan, tsaka bawasan mo ng isa, isa na lang matitira dyan, hindi niya nababalikan yan. Kaya yan, hindi na lang natin hawakan. Kasi pagka nahawakan mo yan, pag itlog ng labuyo yan, naamoy nila yung kamay, hindi na nila babalikan yung kanilang itlog. Ganon sila kawais, mga kawaki. Matindi ang mga labuyo na yan. Pa natin ng bagya. Ayan. Mga malalaki na rin kasi yung mga labuyo dito sa lugar namin, mga kawakiwa. Kasi nag-breed siya. Nag-asawa siya ng mga natural na mga manok. Kaya ang kanilang mga katawan malalaki na rin. Saka yung kanilang itlog medyo malalaki na rin.
Oh. So diyan lang muna 'yan mga kawakiwak. So 'yun, sa ating paglilibot-libot na nakakita tayo ng isang uri ng itlog. Malalaman din natin 'yan, batayan natin kung anong klaseng manok 'yo. Pupunta diyan. Kung labuyo ba o manok ng mga kapitbahay ko doon sa malayo, no, mga kawakiwak. So tuloy tayo doon, punta tayo doon. Tingnan natin yung mga tanim natin na sili. Kung ano na ang status ba. Yan. Yung kung ikaw nandyan, arabas. Ha? Ay, oo. Mayroong pambunga ang suha natin dito. Isang piraso nga lang. Ano? Ano? Yan. Pero alanganin pa siya mga kawaki. Siguro mga 2 linggo pa yan bago mahinog. O kaya 1 linggo. Saka natin babalikan. O yan, alanganin pa. Maniba lang pa yan. Tayo natin na mahinog. Saka natin kunin. Nag-iisa na lang. Oo. Sili. Yung sili na to, mga kawakiwak, ito yung sili na Carolina, yung sobrang anghang. Oo. Ayan, mumulaklak na po siya. Ibig sabihin, malapit na po siya mamunga, mga kawakiwak. Oo. Ayan. Tingnan nyo yan, oh. Ayan. So, ayan. Pagka ganyan yung ating sili, mga kawaki, ibig sabihin niya, nagsisimula na siyang mamumulaklak. No? Yan o. Yan yung insekto na sumisip-sip ng kanyang bulaklak. Yan o. Kita niyo yan, mga kawaki. Ayan. Ayan o. Yan. Parang anong klase insekto yan? Parang gagamban, hindi mo maintindihan. Gagandang tubo niyan pagka nadiligan siya. Mga ilang puno lang naman to. Pero ito yung sili na tawagin ay Carolina. Yung sobrang anghang. Ayan o. Ay ito, wala pang bulaklak. Meron dito na singit na pangsigang. Siling pangsigang yun o. Meron. May nasingit pala dito. May nahalo ba ng mga kawakiwak na sili na pangsigang. Pero isa lang din naman ang bunga o. Ayan. Tawag dyan. Siling haba daw ang tawag dyan. Basta pagsigang ah. Oh, nagbibitak-bitak na yung lupa. Oh. Ilang linggo pa lang na walang ulan eh. Talagang pansagad. So yan, nakabuan natin mga sili. Oh. Yan. So yun. Ayan. Mga kawakiwa. Ikaw na lang yan. I-grasscutter na lang natin yung mga damo dyan para malinis tignan ba. Hindi ma-insekto. Kasi pag walang damo na tumutubo dyan sa tabi niya, wala masyadong insekto yan. Yan ay pure organic kasi wala na, hindi natin ito ini-sprayhan ng pesticide eh. Ah. Yun yun. Ay, yung panungkit natin. Dalhin mo na lang. Yung panungkit. Yan ang panungkit kami mga kawakit. So, baba tayo. Kalusong ito, oh. Yun, oh. Parang pantay lang dito sa camera tignan, pero ang totoo niyan, eh, matarik ito. Yun, oh. Dandahan nga ako kung mag-step by step. Itong tinatawag na step by step, may monkey step. Yan. Ito, tingnan natin. May langka tayo dito, mga kawakiwa. Binalutan natin ito ng plastic para hindi makakagat ng insekto na kung tawagin ay frost fly. Ayan siya. Wala pa. Lagalin pa. Tagal pa yan. Mga isang buwan pa siguro o 2 buwan. Yan. Ayan o. Marami yan bunga. Binalutan ko yan nung mga nakaraan na umakit ako. Yun namang mga walang balot. Ayan talaga. May tama na siya o. Yan. So, ang gagawin natin yan, tanggalin na natin at igulay. Ibinta natin dun sa baba. Binta natin as gulay na siya. Plastic eh. O, ito.
kailangan mga ganyan pa lang sa kalaki mga kawakiwak, babalutan mo na. Kasi kung hindi mo babalutan yan, ay sigurado hindi mo mapakinabangan. Magkaroon niya ng butas-butas, tapos magkakaroon siya ng mga batik-batik doon sa loob. Magkaroon siya ng uod. Oh. Ayan. So, kailangan din natin na yung plastic na ibabalot natin mga kawaki, yung butas-butasan din natin. Para makasingaw. Makasingaw din yung bunga. So, ito, tutusok ko ng ganyan. Yan. Tutusok lang yan, mga kawaki. Yan. Tapos, balutan na natin. Ayan. Kailangan talaga tiyagaan mong balutan itong mga bunga ng langka natin. Kasi kung hindi, hindi tayo makapagpahinog. Hanggang gulay-gulay lang. Yung sa taas, nabalutan ko na yan ng mga nakaraan. Malaki na. Oo. So, tignan natin yun. Pagka ganitong forma, tingnan nyo mga kawaki. Pagka ganito na yung forma ng bunga, yan, hindi na yan, kahit nabalutan mo yan, hindi na yan lalaki ng maayos. Baluktot siya eh. Lumaki man yan, wala masyadong makuhang laman sa loob pagka nahinog. Ang gagawin natin dyan, palaki-lakihin na lang natin nang lumaki siya ng mga 2 kilo, kaya 3 kilo, harvestin natin yan at gulayin. Yun ang pakinabang niya. Kahit may balot yan, sinitsik ko pa rin yan mga kawaki. Kasi kahit may balot siya, tapos makita natin na mayroon siyang tama o kaya mayroon siyang tusok, kukunin na natin yan para gulayin. Para mapakinabangan. Kasi basta magsimula na siyang magkaroon ng spot-spot o kaya tusok, wala na yan, hindi mo na mapapahinog. Mayroon doon sa may bandang taas. Na pahingin yan ang isa. Ayan. Ayan. Ang tao din daw. May maliit, may malaki. May bantot, may katamtaman lang. Mayroon din na kadako. Tamang itong balutan, wala pa siyang tusok. Minsan, kahit ganito ka laki pa lang, mga kawaki, may mga tusok na yan. So, ito na tawag na proteksyon sa mga manananggal. Yung nandiyan. Ano? Ganda din yan eh. Pwede siguro yan. Ay, hindi ba luktot siya? Ah. Hindi na natin yung kanina. Hindi luktot siya. Laki-lakiin na lang natin yan. Bago pitasin at saka gulayin. Punta tayo doon mga kawaki. Mangilang-ilang bunga mga kawaki. Ito ng kamera. RBC na namin to. Mga kawaki, iwa. Ito, mayroon siyang bunga na pa isa-isa. Marami daw ito bunga nung mga nakaraang araw. Sinabihan ko kasi yung kapitbahay ko, punta-puntahan niya ito. Pagka nakita sa may mga bunga, pitasin niya na.
So nakakuha daw siya dito ng 2 kilo nung nakaraan. So ayan. Ayan o. Kuha na siya. Parang tuyo na ba ang lupa niya. Ayan. Lagyan lang dyan. Eh, hindi naman mani yan. So ito. Ayan, may isa pa o. Tinutuka ng ibon. O, ganito. Kagaya nito. Ang tawag dito ay damage. Damage on the rock na siya, no? Kasi tinuka siya ng ibon. Kaya baluktot na siya. Mga kawaki. Putol na. Baluktot na, putol pa. Ito. Ayan o. Ah, marami-rami pa naman pala. Oh. Kagaya nito. Putol na siya mga kawaki. Oh. Tinatira siya ng ibon. Tawag sa ibon na kumakain ito yung saguksok. Yun ba yung pag nasa kagubatan ka, may naririnig kayo ng saguk! 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 Yun. Saguksok po yun mga kawaki. Ayan. Pangkuhan lang to. Pangkain-kain lang ba? Panggamit-gamit lang. Kasi hindi naman masyadong maraming-marami ito. Kumbaga, pangangailangan lang natin. O, diba? Pag may tanim kang ganito, mga kawake, hindi mo na kailangan na bumili pas palingki. E ang sili ngayon dito sa amin, ngayong panahon, eh, sobrang mahal. Ang isang piraso dito, umaabot pa ng 2 piso. Minsan nga, umaabot pa ito ng mahigit 1,000 ang kilo eh. Oh. Yan. Kinaganda lang sa sili na to mga kawake. Ito yung sili na sobrang anghang talaga. Oo. Diba minsan matimpuan mo kung bumili sa palingki mayroong sili na ganito din yung itsura pero hindi siya masyado manghang. Ito sobrang anghang ito. Dahil nasa lahi siguro ng sili mga kawakiwak. Ito, ito. Siguro nila nabalik yung mga ganun talaga yung sili. Kapag ka nagbunga yan, hindi sabay-sabay. Kaya kung mahinog siya, hindi rin siya pantay-pantay. Pero marami rin siya magbunga. Ayan o. Ganyan ito, nauna to. Kaya nahinog na. Ito. Pagka ganito, ayan o, tinan nyo mga kawaki. Kalati, pula, kalati, hindi pa. Kunin nyo na. Mahihinog na rin yan. Kumbaga, yan ay manibalang na. Ayan. Ayan ang hilaw pa. May nauna dito. Yan, hinog na. Kunin natin. Ibig ko sabihin, naunang bunga ba? Ito, kinain to ng ibon. Pagka ganito. Ayan. Tinikman-tikman niya lang. Lasa-lasahan niya lang siguro kung okay pa o hindi. Ayan. Punta kayo dito. Ayun. Ito, meron pa. Ayan. Ang nguso mo rito, siguradong mamamaga, mga kawaki. Ayan, sana yun. Maharami-rami din. Ayan natin. Medyo marami rin. Ayan, paraso mo yan, maga na nguso mo nito. Ayan, marami-rami rin.
marami-rami rin mga kawaki. Oh, siguro mga nasa kulang-kulang 1/4 kilo yan. Ano? Pag ganyan, bagong pitas kasi mabigat yan. Pag sariwa pa siya, saka nakaganda ng kanya, kintab na kintab. Oh. Napakaganda ng kulay, mga kawaki. Oh. Yan. Kung nabuhay pa lahat-lahat, pwede. Kung nabuhay to lahat, marami sana. Kaya lang sa panahon nung tinatanim namin to, kahit itong mga gabi namin dito, may gabi tayo dyan na nakapaikot dito sa gilid ng sili natin. Tinira ng kanya ng mga baboy damo. Kaya namatay yung iba. Oo, ano, namatay yan. Kaya ako konti yung natira. Inuungad nila mga kawaki. Yung bagay na ganun-ganun nila. Oh. Yan. Oo, ganun yung uso ng kwan. Yung uso ng baboy, tigas nun. Baka bumanat yan dito sa puno, kumaganyan-ganyan yan. Parang uso yan ng chismosa sa Camarites. Oo. Pupunta tayo doon mamaya sa Bandaraon. Tingnan natin kung may makuha pa tayong mga kalakal natin doon, mga kawakiwa. Pahapon na, siguro mga nasa alas 4:30 na, kaya baka mag-alas 5 na. Ayan. Ayan. Dalawa. Tatlo. Apat. Oop. Ayan. Lima. Yan, nakakuha tayong lima, mga kawaki. Limang bunga. Ay, maganda. Minsan kasi yung mga bunga ng kakao, may tama din yan, mga kawaki. Yan. 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 Yung piraso, nakuha natin, mga kawaki. Buwan ng bayaba. Ayun, mayroon. Oh. Ipan mo lang kaya, butin ko lang. Oh. Eh, tingnan ko. Bayabas. Ayun, maniba lang. Tama-tama, maniba lang. Masarap kainin yan, mga kawaki. Masarap to kainin kapag may ubo ka. Nguya-nguya ay natin yung katas niya. Lunukin para yung ubo mo lalambot. Ha? Ibig sabihin gagaling. Oo. Ayun. So maghanap na kayo din ng may ubo kayo din, mga kawaki. Maghanap na kayo din abat niya. Hmm. Ayan. Panggatong kahoy. Sige, taas mo lang muna yan. Eh, bubuhatin na yan. Lagay doon sa may ko. At dito lang muna. Dito, para malapit ito. So, yun lang mga kawaki. Maraming maraming salamat po. Sinamahan nyo ako hanggang sa dulo ng video natin ito. Yung simpleng video natin. Huwag niyo po sanang kalimutan paki-like, share, and subscribe. Ingat po kayo parati saan man kayo panig ng mundo. Lagi niyong alalahanin na mas mahalaga ang buhay kaysa sa pera. Pakimamahalin po natin yung ating mga sambahayan. At lagi po tayo mag-ingat saan man tayo maparoroon. Lagi tayong manalangin sa Panginoong Diyos na iligtas niya tayo sa iba't ibang uri ng kapahamakan. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa support niyo, mga kawakiwa. God bless. God bless po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Bira na wakiwak pa! Ayy!